mga kapatid, tayo po ay magsisimula na sa ating pong prayer meeting tonight at tayo muna po ay mag-aawitan. Ating pong unang awitin ay Sa Diyos ang Luwalhati. Yan po ang ating unang awitin. Sa Diyos ang Luwalhati. Awitin po natin ito. Ready, sing! Sa Diyos ang luwalhati, gaway dakila, mundo'y minahal, anak niya'y binigay, buhay alay niyang pantubos sa sala, sa lahat na buksan, pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galak. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Bili sa dugo, sakdal na katupsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas. Sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawad. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galak. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Last stanza. Gawa turo niya sa ating dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit dalisay sa laki higit pa, ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galak. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Amen. Tayo po ay manalangin. Manatili po tayo nakatayo. Salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon pong ito. Kami po ay lumalapit po muli sa inyo, Panginoon. Nagpapasalamat na kami ay muli niyo pong binigyan ng panibago pong buhay. Salamat po sa buong maghapon na kami po ay iyong iningatan, ginabayan at printektahan. Salamat din po sa patuloy po ninyong pagkilos sa amin po mga buhay. Sa gabi pong ito, Panginoon, iniling po namin muli ang iyong presensya, ang iyong patnubay sa bawat isa sa amin, sa amin pong paglapit po sa inyo mamaya sa pananalangin at sa amin pong pag-aaral po muli ng iyong salita. Pangunahan niyo po ang aming pastor at tulungan niyo po muli kami na maunawaan namin ang iyong salita at ang mga katotohanan pong ito ay amin po nawang maunawaan at may sa buhay. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So pwede na po kayo makaupo at muli pa po tayong aawit. Si Kristo ay papurihan. Yan po yung ating sunod na aawitin. Okay, awitin po natin. Ready, sing!
Ngalang Jesus, papurian ating luwalatiin. Siya ang hari ng bawat nilalang at Panginoon natin. Siya ang hari ng bawat nilalang, Diyos at Panginoon natin. Si Kristo na manunubos ating luwalatiin. Sa trono niya tayo ay tumulog at siya ay ating purihin. Sa trono niya tayo ay tumulog at siya ay ating purihin. Bawat bansa lipiwika kay Kristo magpugay. Sa paanan niya mapatira pa tao't mga anghel man. Sa paanan niya magpatira pa tao at mga anghel malastansa. At pag tayo ay sumapit sa langit na bayan, magpupuri tayong walang patid sa Diyos magpakailanman. Magpupuri tayong walang patid sa Diyos magpakailanpaman. Amen. Tawagin ko na po ang ating pong pastor. Sige po, magandang gabi sa inyo lahat at salamat, narito po kayo. At sa pagkakataong ito ay may mga kahilingan sa atin sa panalangin. Of course, mga pasasalamat, no, na narito sa ating list, no. Papasalamat tayo na Sister Ayn Sunga ay nakatapos na rin sa kanyang requirement for her to be able to graduate. At ganoon din si Jay Crisostomo na anak ni Sister Alice ay natanggap na sa kanyang employment bilang teacher, no? Sa umaga at sa gabi, magkaibang school ito. At si Brother June, kamusta na ka pala? Brother June Kababan, okay na? Okay, no? Yung tatay ni Brother Christian at saka Sister Cynthia, sa biyaya ng Diyos ay gumaling na rin. So ito po yung mga papuri sa Panginoon sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay at sila ay nagkaroon ng kagalingan. At mamaya, kung may mga karagdagan kayong panalangin o prayer request, ipapanalangin natin ng mga pangangailangan natin. Eh, isang pagpapasalamat last Sunday that God has given us visitors, and I hope and pray that they will come back this Sunday para muling makabisita sa atin ngayong coming Sunday. Isang pamilya rin ito na sana'y makadalong muli sila. And also, ipanalangin natin sa mga darating po sigurong mga linggo, lalo na pagpasok ng Disyembre, imbis po na 1 meter ang spacing natin, gagawin natin 0.5 meter na. No? Kasi dumadami na po tayo talaga katulad ng Sunday. No? Siguro yung ibang upuan doon, baka pag Linggo pwede nating ilipat or iakyat, no, sa itaas. At kasi space din yan eh. Space din yan. Kaya ang gagawin natin siguro ay yung ibang lugar dyan ay gagamitin na rin natin. No? Karagdagan, espasyo. At yan din ang services natin, Sunday morning at 9, Sunday morning at 10:30, and afternoon at 3 in the afternoon. Okay? At ganoon din sa pagsulong po ng mga linggo, ay tingnan natin kung anong mga karagdagan serbisyo ang gagawin natin sa ating church na pwede sa ating mga kabataan at ganoon din sa mga adults natin.
isama ninyo sa panalangin yung mga kapatiran natin na maaari sa mga ngayon ay nag-struggle sa trabaho nila o maaaring mga walang work at they are looking for work at yung iba namang nasa probinsya na hindi pa nakakapunta ng Manila at gusto na siguro nilang pumunta, eh panalangin din natin na sana ay makabalik na rin sila, no? At yung mga iba nating mga kapatiran na hindi pa nakakadalo muli sa simbahan ay makadalo na sila, makapunta na sila sa pananambahan natin. Ganun din, isama natin sa prayer yung ating gawain ng mission at yung mga sinusuportahan natin sa mission dahil of course apektado yung ating mission giving nitong mga nakaraang buwan, pero somehow we're able to support the local missions that we have. So far, yun lang ang ating announcement. Wala na akong iba pang mahalagang announcement na naalala, liban lamang sa paghahanda natin this coming Sunday sa ating sama-sama mga pananambahan. Umawit muna kaya tayo isa, no? Tapos, I will proceed with the message and then after that prayer, okay? Okay, awito po tayo. Kublihan kapag may bagyo. Awitin po natin. Ready? Sing! Si Jesus ating bato. Kublihan kapag may bagyo. Lakas sa hirap at tukso. Kublihan kapag may bagyo. Si Jesus ang bato ng manlalakbay, manlalakbay, manlalakbay. Si Jesus ang bato ng manlalakbay. Kublihan kapag may bagyo. Maging sa araw at gabi, kublihan kapag may bagyo. Walang sindak sa kaaway, kublihan kapag may bagyo. Si Jesus ang bato ng malalakbay, malalakbay, malalakbay. Si Jesus ang bato ng malalakbay, kublihan kapag may bagyo. Sa ulan, init at lamig, kublihan kapag may bagyo. Lagi ang kanyang pag-ibig, kublihan kapag may bagyo. Si Jesus ang bato ng malalakbay, malalakbay, malalakbay. Si Jesus ang bato ng malalakbay, kublihan kapag may bagyo. Amen. Tawagin ko na po ang ating pastor. Gandang awit yun ah, no? Kublihan kapag may bagyo. Ang message ko nga po pala sa gabing ito, no, ay panalangin di sinasagot, part 2, no? At dun yata sa ano natin ay ewan ko na bago nila yung text. Pero sa gabi pong ito, ang dalawang lalaki sa lumang tipan ang nais kong bigyan pansin natin, no, sa ating pagtalakay ng paksang panalangin hindi sinasagot. Last week nagtalakay po tayo ng paksa na kung saan panalangin hindi sinasagot, kinuha po natin sa Santiago Kapitulo 4, 2 hanggang 3. Ang dahilan kung bakit hindi sinasagot, dahil hindi nga nananalangin. Pangalawa, kapag nananalangin naman, para sa makasariling kapakanan or motibo o yung tinatawag nating selfishness, kaya hindi sinasagot at hindi ito sa kalulatian ng Diyos. Sa pagkakataong ito, nais kong magbigay ng dalawang persona sa lumang tipan na kung saan nakaranas ng panalangin di sinagot, no? At nais kong unang makita sa unang hari 19:1 hanggang 18. Actually 1 hanggang ano lang 'to eh. 1 hanggang kung di ako magkakamali hanggang 8 lang. Pero manalangin po muna tayo. Okay, let us pray. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat sa oras na ito na ipinagkaloob mo, sa pribileyo na
kami makapag-aaral muli ng iyong salita at pagkatapos sama-sama kaming mananalangin. Mahalagang malaman ng iyong mga anak ang mga nangyayari sa buhay ng mga tao sa lumang tipan na katulad rin naman ang buhay namin ngayon. Na may mga tao na bagamat kinakitaan ng pagiging masigasig sa Diyos, pagiging kilala dahil sa kanilang paninindigan sa Diyos, ngunit dumating din sa buhay nila na nagkaroon sila ng tinatawag na foolish prayer o isang mangmang na panalangin na siyang dahilan na hindi sila sinagot. Kaya tulungan mo kaming matunghayan ito, O Diyos. Salamat po sa oras ni Jesus. Sa oras na ito, Panginoong Jesus. Amen. Okay, unang hari 19 hanggang 1 hanggang 8 ito. Now, nice kung makita ninyong background nito, katatapos lamang po nung tinatawag nating pakikipagtunggali ni Elias dun sa mga propeta ni Baal at nagwagi po siya, no? Mga 450 itong prophets nito at tapos pinatay nila itong lahat at naganap ito doon sa tinatawag nating Mount Moriah, no? At nakipagtunggali doon si Elias. Ganun pa man, ito ibinalita ni Ahab kasi ito yung mga propeta ni Jezebel. Alam niyo po ba si Jezebel, Sidonian ito. Kumbaga, missionary ito ng false teaching sa Israel. Baal worshipper to eh. At nagdala siya roon ng mga tinatawag nating mga priest ni Baal. Itong napangasawa ni King Ahab, no? Hindi ito Hudyo. Sa chapter 19, verse 1, dito makikita natin, isinlaysay ni Ahab kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias kung paanong kanyang pinatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Propeta ni Baal pong pinatay niya, no? Na magkagaya, nagpadala si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsabi, gayon din ang gagawin sa akin ng mga Diyos at higit pa kung hindi ko gagawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila bukas sa mga ganitong oras. So dito makikita natin yung pananakot na ginawa kay Elias. Sinindak siya ng reyna sapagkat pinatay nga ni Elias. Pero bago isinagawa ito ni Elias, no, ipinakita muna ni Elias sa mga nanonood na mga kababayan niya ang kapangyarihan ng tunay ni Diyos kesa sa mga sa Diyos na sinasamba ni Jezebel at ni Ahab maging ng mga propeta nito o maging mga false priest, no? Or false prophet nito ni Jezebel. At ang makikita natin dito, nagpaabot ng balita kay Jezebel si Elias na talagang papatayin din siya ni Jezebel. So makikita natin ang pananakot na yung pananakot na yan ay maaaring nangyayari sa ating kapanahunan. At ang naging initial reaction dito ni Elias, yung tinatawag, next slide please, ay yung tinatawag nating pagtakas at paglalakbay ni Elias, no? Yung kanyang pagtakas, syempre sinindak siya. Kaya siya ay natakot, bumangon siya at umalis upang iligtas ang kanyang buhay at dumating sa Beersheba na sakop ng Yehuda at iniwan ang kanyang lingkod doon. And then, ikatlo, nais kong makita ninyo yung kanyang pananalangin. Ngunit siya ay naglakbay ng isang araw patungo sa ilang at dumating at tumupo sa lilim ng isang punong kahoy. Siya ay humiling na siya ay mamatay na sana na nagsasabi, sapat na ngayon o Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. Now, makikita po natin tatlong bagay dito, no? Hanggang verse 4 pala ito. Unang-una, nakita natin yung pananakot sa kanya. Pangalawa, nakita natin yung pagtakas at paglalakbay niya. Pangatlo, nakita natin yung pananalangin ni Propeta Elias. At dito may mapapansin tayo sa kanyang pananalangin. Ang hinihiling niya ay mamatay na siya. At nire-request niya ito sa Diyos na buhay. Patay na siya. Ngayon, tanong natin, ano kaya ang dahilan upang ang isang magiting na propeta na katulad ni Elias, masabi nating manalangin ng ginitong uri ng panalangin? Ito ang isa sa mga tinatawag nating foolish prayer sa Bible, no? Patayin mo na ako. Anong mga nasa saloobin ng taong ito
kaya hiningi niya ito. Now, next slide. May tatlong bagay ako nais makita ninyo. Yan. Unang-una, maari ang naging dahilan upang hilingin niya ang panalangin ito ay dala ng takot. No? Mantakin nyo, no? Hindi siya nasindak kay Ahab na hari. Hindi rin siya nasindak dun sa 450 Baal priest, no? At hindi rin siya nasindak, of course, dun kay Baal na ginudyos nila, sapagkat alam naman niya, maaring alam niya sa Diyos, sa likod ng mga Diyos-Diyosang ito na andito ang kumokontrol na Diablo sa kanila. Pero nasindak siya kay Jezebel, yung reyna, na sinabi sa kanya, papatayin siya. At dahil dito, tumakas siya. No? Ito ang isa sa nagiging reaksyon. Maari ng tao, katulad na nangyari dito, na siyang naging sanhi upang manalangin siya, na imbis na si Jezebel ang pumatay sa kanya, eh Diyos na lang ang papatay sa kanya. Kaya hiniling niya sa Diyos na patayin siya. Pangalawa, maari dala ng pinanghinaang loob. Dahil kung pag-aaralan niyo pa itong mga talata, yung mga sumunod na talata na hindi na natin nailagay dito, actually, inaakala niya siya na lang nag-iisa eh. Pero sa passage na ito, sa 1 Kings chapter 1 hanggang 18, makikita natin merong 7,000 pa na hindi lumuluhod kay Baal na sinabi ng Diyos sa kanya. No? Na hindi sumasamba, na sumasamba sa tunay na Diyos. So akala niya, nag-iisa na lang siya. Kaya pinanghinaan siya ng kalooban. Actually, yan din ang lumalamon sa mga tao, kaya minsan nakakaisip o nananalangin ng mga mangmang na panalangin. Okay? Maaring dala ng takot. Ako, nakakita ako ng isang taong nagpakamatay. Hindi hiniling mamatay, nagpakamatay, dala talaga ng takot, kapitbahay namin. No? At kabataan ako noon, nung makita ko yun, kung di ako magkakamali, ang pangalan nun ay Lito. At member ng LGBT yun eh, no? Si Lito. Dahil nasira niya yata yung bisikleta ng kanyang pinsan at sindak siya na isusumbong sa lola nila, eh takot na takot siya sa lola niya. Abay, uminom ba naman ng lason? Nakita ko pa yun, tinatakbo rin sa klinika sa barangay namin dahil yung klinika sa barangay namin, tapat yun ng bahay namin. May klinika ron na si Doktora Matriano ang doktor na anak ni Doktor Boyong, eh tapat ng bahay namin. Kaya nakita ko na yung tinatakbo, bubula yung bibig, tinatakbo eh. Nagtanong ako, ano ba nangyari? Minum ng lason. Okay? So, at mamukat-mukat ang dahilan, natakot. May takot siya. Kasi nakasira nga siya ng gamit. Mas natakot siya na doon sa galit na ibubuhos sa kanya. Pag napagalitan siya dahil sa minasira siya. So, kaya ginawa niya yung bagay niyan. Pangalawa, dito makikita natin pinanghinaan ng loob. Eh talagang pinanghinaan ng loob, Elias. Kaya nga nagtatakas siya eh. Natakot siya. Sinabi ng Biblia, no? Sabi rito, sa verse 3, kaya siya natakot, bumangon siya ay umalis upang iligtas ang kanyang buhay at dumating sa Bersheba na sakop ng Juda at iniwan ang kanyang lingkod roon. Well, pinanghinaan siya ng loob na sa mga sumunod kasing talata ay pinakita na iniisip niya siya na lang yata ang natitira sa mga nagtatanggol sa tamang pananampalataya pero nagkamali siya. Okay? Tandaan nyo, sometimes discouragement in our life cause us to pray a foolish kind of prayer. Okay? Ikatlo, ay yung dala ng pagkalimot sa pangangalaga ng Diyos. Pansinin mo yan. Ginamit siya ng Diyos, makapangyarihan siyang propeta, hindi basta-basta nakakalapit ang tao sa kanya. Kung pag-aaralan niya yung buhay ni Elias, no? Talagang binabagsakan ng apoy. No? Yung mga dadakip sa kanya at mananakit sa kanya. And yet sa pagkakataong ito, dahil sa isang babae, nakalimot siya na kaya siyang protektahan at pangalagaan ng Panginoon. Pag binasa niyo pa yung mga ibang talata rito sa mga sumusunod, actually makikita mo yung provision ng Diyos doon. Pinakain siya ng anghel ng Panginoon. Sa pagod nga eh. Nakatulog siya, ginising siya, pinakain siya. Natulog siya, pinakain, ginising siya, pinakain siya uli hanggang sa lumakas siya. And then napunta siya sa isang yungib at doon kinausap siya ng Diyos. Okay? Pero kung ano yung nangyayari kay Elias, nangyayari din sa atin na minsan nakakalimot tayo na ang Diyos pinangangalagaan tayo. At may purpose naman ng Diyos minsan kapag tayo nagkasakit eh. At may purpose naman din ng Diyos minsan kung tayo ay mga aksidente
o mayroong mga bagay na mangyayari sa atin na hindi maganda. Pero tandaan natin, our God is able to protect us. At sa pagkakataong ito, maaaring yun ang nakalimutan niya. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tumawag sa kanya bilang isang propeta, na nagpakawala ng makapangyarihang apoy mula sa langit upang tupukin yung hain na inihain na binuhusan pa ng tubig, pati yung tubig at lupa na tupok ng apoy. Abay, nakalimutan niya yung Diyos na yun na nag-iingat sa kanya. That's why nakita natin na nalangin siya ng isang mangmang na panalangin. Okay? So ito isa sa mga halimbawa sa Biblia na makikita natin. Pangalawa, nais kong makita ninyo yung ikalawang propeta na noon. Bakit ba laging propeta? No, lingkod ng Diyos eh. Si Propeta Jonah naman. Okay? Nais kong makakita ng makakita ulit tayo ng isang uri ng panalangin, no? Na masasabi nating hindi sinagot ng Diyos, dahil kung sinagot ng Diyos yung prayer ni Jonah, ni Elisha na patayin siya, di pinatay sana siya ng Diyos. Sa Biblia ganoon din. Jonas kapitulo 3. Background, okay? Naging missionaryo si Jonah, bagamat ayaw niyang sumunod sa Panginoong Diyos, hindi siya pinalitan ng Diyos, kundi pinasuko siya ng Diyos para sumunod sa kanya, no? Sumunod na napipilitan upang ipangaral yung mensahe ng paghatol sa Ninibe, sapagkat umabot na sa Panginoon Diyos ang kasamaan nito. At ang makikita natin sang-ayon sa background nito bago yung panalangin sa Jonah chapter 3, 6-10, unang-una yung pagsisisi ng Ninibe. Sabi rito, no? Nang ang balita ay dumating sa hari, inangaral na rito si Jonah, tatlong araw, no? Nilibot niya yung lugar ng Ninibe. Siya'y tumindig sa kanyang trono, hinubad niya ang kanyang balabal, nagbalot siya ng damit sako at naupo sa mga abo. Alam niyo yung damit na sako, magaspang yun. Masakit sa katawan. At naupo sa mga abo, ito po yung symbolic action nila kapag sila'y nagsisisi sa kasalanan. Symbolic action yung kanyang ginawa rito. Pangalawa, naayos kong makita ninyo rito, gumawa siya ng pahayag, hindi lang siya, no, bilang hari, yung nasa pinakamataas na posisyon, nagbagong loob. So hindi lamang siya, kundi idinamay niya ang kanyang mga constituents, ganun din yung mga taong nasa ibaba niya. Gumawa siya ng pahayag at ipinalathala sa buong Ninibe, sa utos ng hari at ng kanyang mga maharlikang tao, huwag tumikim ng anuman ang tao ni hayop man, ang bakahan ni kawan man, huwag silang kakain ni iinom man ng tubig. Ano makikita natin dito? Force fasting. No, talagang may utos eh. Force fasting talaga. Hindi lamang tao hindi pa kakain dito, pati hayop. Paano kapag yung hayop hindi na kumain? Maingay. Nakakita na kayo ng baboy na gutom. No? Baboy na gutom. Yung baboy namin, nag-alaga kami ng baboy dati. Pag nagugutom, ang ingay eh. Iyak ng iyak. Tapos kinakalampag yung kanyang, yung sabsaban niya, kinakalampag. No? Yung sabsaban niya noon, gawa pa sa yero. Yung malalaking planggana na yero, kinakagat, tapos sinahampas-hampas. Oh. Ang ingay. Gutom eh. Okay? Ano kaya, nung panahon na ito, no, yung mga hayop, hindi pinakain. Yung tao, mapapangusapan mo, pero yung hayop, big, kamaingay. Hindi mo makakausap na ganun yun. Pero dito makikita natin, ginawang force fasting lahat. Pagpapakita nila na sila'y nagsisisi sa Diyos. Verse 8, kundi magbalot ng damit sako ang hayop, pati hayop, binalutan eh. Ang tao at ang hayop, at dumaing ng mataimtim sa Diyos upang talikuran ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang karasan na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakakaalam na maaring umatras at magbago ng isip ang Diyos at tumalikod sa kanyang nagniningas na galit upang tayo huwag mamatay? So dito makikita natin, no? Verse 10, nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, sila'y humiwalay sa kanilang mga masamang lakad, nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila at hindi niya iyon ginawa. Now, dito makikita natin, God is unchangeable God sa kanyang character and attributes. Pero dito ang makikita natin, kapag ang ginagawa ng isang tao ay nagbago, no?
babaguhin din ng Panginoon Diyos kung ano ang trato niya doon sa ginagawa ng tao na yan. For example, God will always be unmovable, okay? Kumbaga, kung ang tao makasalanan, ang turing ng Diyos sa kasalanan niya, iahatulan. Pero kapag ang tao nagbago, ang turing na ang ituturing ng Diyos doon sa ginawa niyang pagbabago, he will be forgiving. At dito makikita natin 'yon, no? Hindi dahil pabago-bago ang isip ng Diyos, hindi. Ang tao ang nagbabago. At ituturing ng Diyos kung ano ang nararapat doon sa nagbagong tao. Parang ganito 'yan. Kung ito 'yung bahay mo, okay? Pag dumadaan ka rito, ang tingin mo doon sa bahay nasa kanan. Pero kapag dumadaan ka rito, ang tingin mo doon sa bahay nasa kaliwa. Pero ang 'yung bahay hindi na alis doon sa kanyang kalagayan. Naandun pa rin siya. The same is true, no? Kapag naandito ka, dahil gumagawa ka ng kasalanan, ang tingin mo sa Diyos, judgment. Pero kapag nandito ka, dahil nagsisi ka, ang tingin mo sa Diyos, forgiving. And also, ibibigay sa'yo ng Diyos yung kapatawaran na nararapat doon sa ginawa mong aksyon sa kanyang harapan. At dito, ganun ang nangyari. No? Pinatawad sila ng Diyos sa kanilang kasalanan. Bagamat ang Diyos galit sa kasalanan, pero kapag ang tao ay nagbagong isip laban sa kasalanan, makikita natin patatawarin siya ng Diyos sa kanyang pagkakasala. Now, tuloy tayo. Nakita natin yung pagsisisi ng Ninibe. Pangalawa, yung tinatawag nating pagmamakdol ni Jonas. Ayan. Alam niyo yung word na pagmamakdol? Okay. Alam niyo yung word na yun? Yung pagmamakdol. Dalburuto, parang ganun, no? Nagmakdol. Okay. Pagmamaktol ni Jonas. Jonas chapter 4 verse 1. Ngunit iyon ay pinagdamdam ng labis ni Jonas at siya ay nagalit. Ano yung pinagdamdam niya? Ano yung pinagdamdam niya? Ano yung pinagdamdam niya? Nagsisi yung mga tao. Yan ang pinagsisi mo. Nagsisi na nga yung tao na open ka pa. Diba? Nagalit ka pa, nagmaktol ka pa, nagalburuto ka pa, nagsisi na nga ang tao. Bakit? Yun ang tanong natin. Kasi nga, ang gusto ni Jonas, mamatay yung mga tao na yon, yung mga Ninibites. Isipin mo, no? Kung pag-aaralan mo to sa missiology, no? Mission sa patungkol sa pagiging misyonaryo. Saan ka man ang nakakita ng misyonaryo, yung lugar na pagmimisyonan mo, gusto mo yung mga tao ron mamatay? Imbis matanggap yung taod ng Diyos, ang gusto mo matanggap nila yung hatol ng Diyos. Ganun yung ugali ni Jonah rito, eh. Okay? Siya ay nagalit. And then makikita natin panalangin ni Jonas. Sabi dito sa verse 2, siya ay nanalangin sa Panginoon. Mahaba itong gamburst ito. At nagsabi, O Panginoon, di ba itong aking sinasabi nang ako'y nasa aking bayan pa? Nung tinawag siya, bago siya tinawag. Kaya nga ako'y nagmamadaling tumakas patungo sa Tarsis. Sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala, mahabagin. Hindi ka agad nagagalit sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Kaya nga, O Panginoon, ipinakikiusap ko sa iyo na kukunin mo ang aking buhay sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Pansinin niyo itong panalangin ni Jonah, no? Una, makikita natin dito, dinescribe ni Jonah yung Diyos na sinasamba niya. Kumbaga, gusto talaga ni Jonah mapahamak yung mga tao, eh. Gusto niya patayin ng Diyos yung mga tao, eh. Kumbaga, pag sumunod ako sa Diyos, alam ko na ending nito, eh. Parang ganun ang dating ni John, eh. Alam ko na ending nito pag sumunod ako sa Diyos, eh. Kasi ang Diyos, mabait yan, eh. Mabuti yan, eh. Eh kung magsisi tong mga to, kung walang missionary sa kanila, tuloy-tuloy lang sila sa paggawa ng kasamaan at ahatulan sila ng Diyos. Pero kapag may missionary sila, nagsisi sila, eh patatawarin niya ng Diyos. Kaya kita mo yung isip dito ni Jonah, verse 2, no? Siya na nalang nagsabi, O Panginoon, di ba ito ang aking sinabi? Kumbaga, meron na siyang premonition, no? Premonition ba tawag doon? May premonition na siya na patatawarin ng Diyos itong mga taong ito pag nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Meron na siyang kaisipan na kapag ako pumunta rito at nangaral at nakinig ito sa pangaral ko at nagsisi ito, patatawarin ito ng Diyos, eh. Kasi yung Diyos, ganito siya, eh. Anong klaseng Diyos meron siya?
mapagpala, mahabagin, ano pa? Hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. And then with that, verse 3, ito yung kanyang foolish prayer. Kaya ngayon, o Panginoon, ipinakikiusap ko sa iyo, kunin mong aking buhay sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Ganda, no? Kanina nakita natin si Elias, anong nasabi natin doon, maaaring nadala siya ng takot, kaya nanalangin siya, napatayin na rin siya, nadala siya ng panghihinang kalooban, at nakalimutan niya yung ano, nakalimutan niya yung Diyos na nangangalaga sa kanila. Dito naman iba. Iba yung angulo kay Jonah. Yan. Nadala ng nabigong akala. Alam niya yung nabigong akala. Na prostrate. Prostrated si Jonah dahil ang expected niya papatayin ng Diyos yung mga kaaway ng Diyos. Na prostrate siya. Kasama rin sa prostration na yon yung galit. Okay? At kasama rin sa galit na yon at prostration na yon, dala din ng hindi niya pagkaunawa sa kalooban ng manlilikha. Ano ba ang kalooban ng panlilikha? Punto ni vista ng manlilikha, actually kapag pinag-aralan niyo yung kabuuan ng Jonah doon sa bandang huli, binanggit ng Diyos doon na napakaraming bata, hindi alam ang tama't mali, kaliwat kanan, at napakaraming mga hayop. Bakit nasabi ng Diyos yun? Kasi nagbigay muna siya ng tinatawag nating illustration kay Jonah. Kung natatandaan nyo, nagpatubo siya ng halaman. Diba? Para matakpan yung bunbunan ni Jonah kasi naiinitan siya. Diba? Tapos kinaumagahan yung halaman na tumubo, na napakalaki ng mga dahon, na natatakpan yung bunbunan ni Jonah na kapag naiinitan siya, abay kinain na uod. Galit na galit ngayon siya. Kinain ng uod. No? Eh hindi naman siya nagpatubo ng halaman. Hindi rin naman siya lumika ng uod. Galit na galit siya. Tapos ginamit ng Panginoon yung illustration, no? Na gusto mong patayin yung mga tao na yan, Jonah, hindi naman ikaw ang gumawa. Yun yung conclusion nun eh. No? Ikaw, gusto mong, kumbaga wala siya sa punto de vista ng isang manlilikha. Hindi niya maunawaan o hindi niya naunawaan ang kalooban ng manlilikha. Kaya binanggit ng Diyos dun sa bandang huli, abay, napakaraming mga tao dyan na hindi alam ang kaliwat kanan, mga bata pa ang ibig sabihin, at napakaraming hayop. Eh yung mga tao doon at yung mga hayop, nilikha ng Diyos yun ah. Pero wala kay Jonah yun. Kill them all. Yun ang ano ni Jonah. Masasama yan. Kill them all. Hindi nasa puso ni Jonah yung kalooban ng manlilikha. That God take care of His creation. Okay? Kung magagawang mapatawad sila sa kasalanan para wag silang puksain dahil ang Diyos, pag pumuksa, hindi lang tao ang pinupuksa ng Diyos eh. Damay lahat. Sa Sodom and Gomorrah, damay lahat eh. Kung may alaga kang poodle dun, chihuahua, at saka magagandang hayop, at kung may mga halamang orchids dun, patay lahat yun. Tunaw lahat yun. Nung bumagsak yung asupre ng Panginoong Diyos, sira lahat yun. At maaari, pwedeng ganun din ang gawin ng Diyos sa Ninibe. Well, actually, after 100 years, ginuno ng Diyos ang Ninibe. Kasi bumalik uli sila sa dati nilang gawin. Kaya pag pinag-aralan nyo na yung Nahum, yung Book of Nahum, doon nyo makikita kung paano ginunaw ng Diyos ang Ninibe sa pamagitan ng baha. Kaya hindi natin alam kung yung baha ron, referring sa Babylonian army na sumalakay sa kanila, kasi magkakatabi lang yan eh. Okay? At pinatay sila. Or talagang literal na baha. Okay? Nagkaroon ng malaking bagyo doon at talagang tinamaan sila. Well, ganun pa man itong makikita natin. Nadala ng nabigong akala, dala ng galit, at aring dala rin ang hindi pagkaunawa sa kalooban ng manlilikha. Kaya nanalangin si Jonah at ang panalangin niya, Panginoon, patayin mo na ako. Mas mabuti pang mamatay eh, kesa mabuhay. Pansin mo yan? Na-prostrate ka lang. No? Hindi mo na unawaan yung kalooban ng manlilikha mo at dala ng galit, gusto mo nang mamatay. Eh lahat tayo nakakaranas niyan eh. Di ba? Sino rito hindi nakaranas ng prostration sa buhay? Yung nabigong akala. Akala mo matatanggap ka sa trabaho. Akala mo sasagutin ka. Akala mo bibigyan ka ng raise. Akala mo bibigyan ka ng separation pay. Di ba? Akala mo magaling na. May mga ganun. Napoprostrate ka. Or yung iba, sino nagagalit? Eh yung galit dito, wala sa lugar na galit eh. Na makikita natin eh. Imbis na matuwa siya sapagkat
Abay, nais kong sabihin sa inyo ha, ang preaching ni Jonah hindi gospel, judgment, pero nais kong sabihin sa inyo, effective to. Talo lahat ng evangelistic ano rito, crusades dito, bakit? Eh kasi buong bayan nagsisi. Pantakin mo yan. Sino yung pwedeng mangaral dito sa Marikina, lahat ng tao sa Marikina nagsisi? Sino pwedeng mangaral doon sa Manila at lahat ng tao sa Manila nagsisi? Walang ganun. Si Jonah lang, buong bayan nagsisi. Di ba? Simula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. No? Effective yung evangelistic niya rito eh. Pero yung message niya, message of judgment. Okay? Kaya lang may kakulangan siya. Hindi niya naunawaan yung kalooban at damdamin ng manlilikha. Okay? Alam niyo, ang daming istorya sa Biblia, bitin. No? Bitin. Hindi mo alam kung napawi yung galit ni Jonah eh. Diba natapos lang, nagbigay lang ng statement yung Diyos dito. Tapos-tapos na. Tapos ganoon din doon sa ano eh, prodigal son. Diba nagbigay lang ng statement yung father, dapat magalak ka anak kasi yung kapatid mo patay buhay. Diba? Magsiya tayo. Tapos na. Hindi mo alam kung yung elder brother napawi yung galit eh, or happy ending yun eh. Pero yun ang kagandaan na makikita mo sa Biblia. Andun yung suspense. Andun ma-appreciate mo yung inspiration dito kung paano isinulat. Actually, sa New Testament, may dalawa sana akong ibabanggitin pang foolish prayer sa inyo. Meron akong alam sa bagong tipa na dalawa. Alam nyo kung ano yun na pwede natin idagdag. But we have lack of time. Yung panalangin ng nanay ni James and John na kung sino pwedeng upo sa kanan at kaliwa. Sinermo na ni Jesus Christ eh. Yung nanay ni James and John eh. Baka ipinapadrino ba naman si James and John po pwedeng umupo sa kanan at sa kaliwa. Diba? Alam niyo, pangalawang foolish prayer, yung panawagan ng mga taong nakapako si Kristo. Kung ikaw ang Mesaya, bumaba ka dyan. Tatlo yun, tatlong grupo yun. Okay? Yung magnanakaw, yung mga pinuno nung kapanahonan na yun, at yung mga gwardiya na sinasabi sa kanya, nire-request nila eh, kung talagang Mesaya ka, bumaba ka dyan. Eh kung bumaba nga si Jesus Christ, eh di wala tayong kaligtasan. Those are foolish prayer requests. Well, sa gabing ito, ito ang hamon ko sa inyo, no? Panalangin di sinasagot, nakakita tayo sa lumang tipan ng dalawang halimbawa ng panalangin hindi sinagot ng Diyos. Dahil kung sinagot sila ng Diyos, patay na sana sila. At makikita natin, may dahilan kung bakit nanalangin sila ng kabangmangan. I hope hindi tayo magaya sa kanila. No? Maring dala ng takot, dala ng prostration, dala ng panghihinang loob, dala ng hindi pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, or dala o pagkalimot dun sa tinatawag nating pangangalaga ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat at ganoon din sa ating mga tagapanood. Ang pinag-aralan po natin sa gabing ito, panalangin di sinagot sa buhay ni Jonah at sa buhay ni Elias. Panalangin po tayong lahat. Ama naming Diyos na nasa langit, ikaw na makapangyarihang Diyos. Isang pribileyo, Panginoon, ang makapagbahagi ng iyong salita. Sa aming sama-samang pananalangin mamaya, Panginoon, ay tulungan mo kami na mahimay namin ang aming mga panalangin sa iyo. Nawa itong mga panalangin nito ay hindi mangmang na panalangin. It will not be a foolish prayer, but it is a prayer led by the Holy Spirit of God. Salamat po sa paghahandang ito sa ngalan ni Kristo Jesus. Okay, may mga prayer request tayo rito. At nasa list naman, no? Nasa list. Ipapanalangin po natin itong mga ito. And then after that, we will have a group prayer. Sama-sama na tayong mananalangin. Pero individual prayer muna tayo. Again, salamat sa mga nagbanggit ng pasasalamat sa pagpasa ni Ayn sa KJ Crisostomo at kay Brother Jun Kababan, no? Meron pa ba kayong any blessing that you want to share and to praise God for? Meron ka, Mel? Wala? Wala? Okay. Ano prayer request mo? Ah, may darating palang bagyo.
Alam niyo ba may darating na bagyo? May bahay sila Melinda doon sa Bicol, binaligtad ng bagyo. Tanggal yung bubungan sa saan ba natanggal yung bubong? Sa may kitchen. Pati yung pader, tanggal sa lakas ng bagyo eh. Yung kinta, talagang tanggal to the max, no? So, hindi ko lang alam paano nila gagawin yun para magawa uli. So, may darating pa raw na bagyo. Kailan ba darating? Bukas? Ngayon ng gabi. Baka ba batiin ka bukas kaya darating? Nakapasok na. Kaya lang, hindi natin alam kung na abot yata ng linggo yun, yung bagyo na yun. Okay, pag-pray natin, kasi yung Bicol eh, talagang tinamaan na matinding bagyo, pati yung Quezon province, no? Doon uli daraan yung panibagong bagyo. Anong pangalan? Doying. Rolling. Rolly. Kala ko Doying eh. Oh, Rolly. Rolando, no? Pangalan ng bagyo. Mahina yun. Mahina yung mga Rolly. Okay. Ano pa? Ano pa prayer request mo, Bok? Mm. Muntik na kayo maging kamote rider, ganun. Ah, muntik na kayo katawa ng kamote rider. Sige. Blessing yan. Mm. Okay. Magulo na ba isip mo? Ikakasal ka? Ay, hindi na makala ko. Magulo na isip mo. Hindi, peace of mind. Sige. Sige. That's a blessing, no? To know that everyone is healthy. Aba, malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Talagang isang pagpapala sa Panginoon. Ano pa po? Ano pa pre-request natin? Wala na? Well, of course, pag-pray natin ng church, pag-pray natin ng mga kapatiran. At kahapon, nag-celebrate natin ng birthday si Alex, no? At saka si David. Si Daniel, no? So, that's a blessing at nabati naman natin sila. So, that's good. Okay? So, meron pa ba kayong alam na papanalangin natin? Pray natin si Pastor Baker, ha? Huwag natin kalilimutan. Isama sa ating mga panalangin si Pastor Baker, no? So, kung may alam kayong mga kapatid natin na dapat ipanalangin at yung mga nawawala at na nami-miss natin, katulad si Sister Jocelyn, ay kung kaya yung i-text, kung mati-text natin, kung meron kayong cellphone number, paki-text na lang. Okay? So far yun lang. At meron naman tayong list, no? Isa, mag-pray na tayo. And then after that, we will proceed with our general prayer sa pagtatapos ng ating prayer meeting sa ganito. Okay? Kung may mga kanya-kanyang panalangin, idagdag nyo na lang rito. Okay. That's all for today. Pray tayo.
Manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa pananalangin ng iyong mga anak. Salamat sa sama-samang panalangin. Salamat rin Panginoon sa paalala sa amin sa mga katotohanan mula sa iyong salita. Salamat sa mga kapatid na narito ngayong gabi. And I pray for them, Lord. Patuloy silang iyong patatawagin, palaguin, palalimin, Panginoon, ang kanilang damdamin sa iyo, O Diyos, at sa kahalagahan ng sama-samang panalangin. Dalangin ko rin po yung mga kapatid na wala ngayong gabi, na way panalangin namin na sa susunod makapiling namin sila at makasama namin sila sa aming napakahalagang prayer meeting, O God. Alwalahati ka nawa, O Diyos, dumating nawa ang panahon na ang iyong mga anak ay bibigyan ng malaking pagpapalaga ang sama-samang panalangin bilang pagpapakita kung paano iniibig ni Kristo ang Iglesia. Naway kami rin. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po at tapos na po tayo mga minamahal. Ihanda natin mga sarili at may bagyong darating.